Hello, welcome back mga chinggu. Ngayon i-discuss natin kung bakit umalis si Admiral Kusan Okeji sa Marine at sumali sa grupo ng Blackbeard's Pirates. Ano ang kanyang pake dito? At ano nga ba ang secret Marine Force? Siya nga pala, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, hit mo lang ang subscribe button at bell button para updated ka pa po sa new upload video ko. At maraming salamat po pala sa inyong panonood at sana stay tuned lang po kayo. Pag-iigihan ko pa po ang aking pag-a-analyze. And palike na din po ng video ko, masaya na po ko dun. Sige po, umpisa na natin. Okay, siya nga pala mga chinggu. Kung di nyo pa alam, ito palang si former Admiral Kusan ay siya pala ang dapat maupo sa trono ni Fleet Admiral Sengoku. Dahil si Fleet Admiral Sengoku ay magre-retiro na sa kanyang posisyon. At dahil nga gusto niya si Admiral Kusan ang pumalit sa kanya, ang kaso mga paps, tutol ang world government dito. At ang gusto ng world government ay si Sakasuke Akainu ang papalit sa posisyon ni Sengoku. Na ang dahilan ng pagtutol ng world government kay Admiral Kusan ay yung pagkalisi justice nito sa tungkulin ng Marine. At isa pa yung pagkabuhay niya kay Nico Robin sa Ohara incident. At dahil alam ng world government na si Nico Robin ay malaking banta sa kanila pagdating ng araw. Dahil marunong ito magbasa ng mga poneglyphs. At ayun nga, sa pag-aagawa ng posisyon ng Fleet Admiral, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang admiral sa Pangkasard Island. Kaya kung napapansin nyo yung lugar sa Pangkasard is nahati sa dalawang element. At kung hindi nyo pa alam, umabot ito ng 10 araw na labanan sa pagitan lang ng dalawang admiral. 10 araw na labanan, nagwagi dito si Admiral Akainu at dahilan ng kanyang pagkaupo bilang Fleet Admiral at sa pagkatalo ni Admiral Kusan, naputulan siya ng kaliwang binti at napagdesisyonan niya na umalis na sa Marine at dito na nagumpisa ang pagsali niya sa Blackbeard Pirates. Kaya ang tanong, bakit nga ba siya sumalis sa Blackbeard Pirates? Sa aking teori mga paps, dahil sa grupong Secret Marine Force o yung tinatawag ngayong Swords Group sa One Piece. Sa aking teori mga paps, itong Swords Group na to ay pinamumunuan ni Monkey D. Garp. Oo, si Garp yung lolo ni Luffy. After time skip kasi sa Marineford War at pagkamatay ni Ace ay parang nawala na siya ng gana sa trabaho sa Marineford at syempre itinuring yung tunay na apo si Ace. At naisip niya kung gaano kasama ang world government, kaya niya ito itinayo. Sa aking palagay mga paps, ganun takdin niya ang kanyang anak na si Monkey ni Dragon, yung leader ng revolutionary para patumbihin ang world government. At alam pa lang natin na miyembro ng Sword ay si Nakobi at Drake pa lang. At palagay ko inimbitahan ni Garp si former Admiral Kusan sa grupong Sword para patumbihin ang world government. At kung di nyo pa alam, si X-Drake ay isang tauhan ng isang yunko na si Kaido para maging espiya sa galawan ng Beast Pirates. Kaya sa aking teorya mga paps, kaya sumali si Admiral Kusan sa Blackbeard ay para maging espiya din sa notorious grupong Blackbeard Pirates. At sa palagay nyo mga paps, kasali ba si Admiral Fujitora sa Swords Group? Kasi may napansin na kong trademark sa bawat mukha ng Swords Group katulad na lang ni Kobe at X-Drake. May mga markang silang X sa mukha at ganun din naman si Admiral Fujitora. At di ba may pagkaayaw din ni Fujitora sa pamamalakad ng world government lalo na sa mga utos ni Fleet Admiral Akainu sa kanya? At malakas ang kutob ko na si Admiral Kusan ay kasali sa Swords Group. At una pa lang close na sila ni Monkey D. Garp. Si Garp pa nga nagpaangat ng ranggo ni Admiral Kusan nung hindi pa siya totally admiral. Sa palagay ko, ang miyembro ng grupong Sword ay sina Kobe, X-Drake, Kusan, Fujitora at Sengoku. Bakit kasali si Kobe at Sengoku? Si Kobe kasi ay apprentice ni Garp nung nag-uumpisa pa lang ito sa Marine. At si Sengoku naman ay matalik niyang kaibigan simula ng mga bago pa lang sila sa Marine. Nung signo ni Rax D. Sebek, di ba magkasama sila nun? So ayan mga paps ang aking konting haka-haka kung bakit sumali si Admiral Kusan sa Blackbeard Pirates at kung ano ang Secret Marine Force. Siya nga pala mga paps, kung nagustuhan nyo ang aking video, isang thumbs up naman po dyan o kaya isang subscribe button. Masaya na po ako dun. And maraming salamat po uli sa panonood and God bless all, keep safe from COVID-19. Maraming po salamat ulit.